mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Sa araw-araw na lumalabas si Kara mula sa kanilang bahay, palagi niyang napapansin ang kawaawang lagay ng isang pulubing lalaki. Bihira lamang siya makakita ng ganoon dahil sa pagkakaalam niya ay mahigpit na pinagbabawal ang pamalagi ng kahit sinong pulubi sa kanilang subdivision. Kaya't laking pagtataka niya na hindi sinasaway ang pulubi na nasa tapat ng kanilang tahanan. Dahil mabagi ng dalaga, sa tuwing papasok na siya sa opisina ay hindi niya nakakalimutang dalhan ng pagkain ng pulubi. Masagana ang kanilang pamumuhay, kapiling ng kanyang mapagmahal na ama at ina. Kaya naman madali para sa kanya na maipagtabi ito ng pagkain kahit konti lamang. Tatay, heto oo, masarap yan. Ang papa ko nagluto niyan. Nakangiting sabi ni Kara sa pulubi habang niyaabot ang masarap na pagkain. Matapos noon ay umalis na ang dalaga. Nakasanay na rin niyang hindi nagsasalita ang lalaki kaya't kahit ang pangalan nito ay hindi niya alam. Isang umaga ay nagising si Kara gawa ng pamimilipit niya sa sakit ng kanyang dibdib. Hirap siyang huminga at hindi makabangon. Mabuti na lamang at narinig ng kanyang ina malakas na kalampag ng kanyang laptop na bumagsak sa sahig. Anak, anong nangyayari sa iyo? Nestor, tumawag ka ng ambulansya, bilis! Bilisan mo! Nagmamadaling sabi ni Esther. Naisugod naman agad ang dalaga sa ospital. Maya-maya pa ay lumabas na ang doktor at kinausap ang mag-asawa. Mrs., Mister, ang anak po ninyo ay may malaking butas sa kanyang puso. Kinakailangan natin siyang maoperahan sa lalong madaling panahon, wika nito. Kahit alam nila na mayaman sila, alam nilang mahihirapan silang makahanap ng donor ng puso dahil napakahaba ng pila ng mga tao na nangangailangan ng pamalit ng puso. Nagkatinginan ang dalawa na tila minaisip na paraan. Para sa kanila ay yun na lamang ang natitira nilang baraha upang madugtungan pa ang buhay ng dalaga. Agad namang naoperahan at nabigyan ng bagong puso ang dalaga. Naging mabilis ang kanyang paggaling kaya naman hindi nagtagal ay nakauwi na sila mag-anak sa kanilang tahanan. Matapos ang isang buwang pamamahinga ni Carla mula sa trabaho, kinakailangan na niyang bumalik upang mag-report sa kanyang boss. Maayos na rin naman ang kalagayan niya ayon sa doktor at kakayanin niya magtrabaho muli sa kanyang trabaho. Bago pumasok ay bigla namang naalala ni Kara ang pulubi. Kaya naman kumuha muli ito ng pagkain upang ibigay kagaya ng dati. Ngunit laking gulat niya nang wala ng pulubi doon. Isang maliit na cross din na nakalagay malapit sa pwesto na lagi niyang nilalagyan dati. Sa labis niyang pagtataka sa nangyari, bumalik siya sa kanilang bahay upang makibalita sa kanyang magulang kung ano ang nangyari sa pulubi. Mama? Papa? Kilala niyo ba yung pulubi sa may tapat ng bahay natin? Bakit kaya wala na siya doon? Tanong ni Kara sa kanyang mga magulang. Bigla naman nag-iba ang reaksyon ng mag-asawa. Tila ba kinabahan sila sa itinanong ng kanilang anak? Anak? Panahon na siguro upang malaman mo, wika ni Nestor. Nestor? Hindi. Huwag mong sabihin na. Sabat naman ni Esther. Ano po yun? Tanong pa ni Kara. Wala anak. Oo, sige na. Pumasok ka na sa trabaho at mahuli ka na. Sagot pa ni Esther. Ngunit hindi magawa ni Kara na ipagsawalang bahala lamang iyon. Naramdaman niya may malaking tinatago sa kanya ang dalawa. Kaya naman, pilit niyang kinulit ang mga ito upang magsabi ng totoo. Esther, sasabihin ko na. Sigaw ni Nestor. Anak, Kara, ang pulubing iyon, ang pangalan niya ay Victor. Noon ko pa siya inaalok na pumasok at tumira dito kasama natin. Pero ayaw niya talaga. Ayaw daw niya maguluhan ka sa tunay mong pagkatao. Paliwanag pa ni Nestor. Ha? Hindi ko maintindihan, Papa. Bakit naman ako maguguluhan? Sino ba siya? At saka bakit niya naman po siya inaalok na tumira dito sa ating tahanan? Hindi nga po ninyo siya kilala, hindi ba? Sagot pa ng dalaga.
Kasi anak, siya ang tunay mong ama, Kara. Sagot pa, nanakayo kong si Esther. Total ay ayaw na magpapigil ng papa mo. Heto at ako na magsasabi sa iyo. Patuloy pa nito. Ikinuwento na Esther mula sa simula ang nangyari. Sanggol pa lamang daw si Kara na makita sila na mag-asawang si Nestor at Esther kasama ng amang si Victor na pag-alagala sa lansangan. Nang isilang daw si Kara ay agad na binawian ang buhay ang kanyang ina. Noon pa lamang daw ay pulubi na mag-ama. Kaya naman dala ng labis ng pagkaawa ay sinubukan ang mag-asawa na ampunin ang bata. Noong una ay ayaw pumayag ni Victor na ipaampun ng kanyang anak. Mahal na mahal daw nito si Kara dahil ito na lamang ang natitirang alaala niya sa kanyang pinakamamahal na asawa. Ngunit dala ng labis na kahirapan. Sa uli ay pumayag din ang lalaki na ipaampun ng kanyang anak. Ngunit isang kondisyon daw ang hiningin nito sa mag-asawa. Pumapayag na ho akong ampunin ninyo ang aking anak. Pero ipangako nyo sa akin na hindi nyo sasabihin sa kanya na siya ay ampun lamang. Iparamdam nyo sa kanya ang masarap at masayang buhay. Ayaw kong malaman niya na ang tunay niyang ama't ina ay mga hamak na pulubi lamang. Pumayag naman agad ang asawa sa hiling ng pulubi. Dahil kahit anong gawin nila ay hindi sila magkaroon ng sariling anak gawa ng sakit ng babae sa kanyang matris. Pumalagi raw si Victor doon upang mapagmasdan ang paglaki ng kanyang anak. Awang-awa naman ang mag-asawa kaya inalok nila ito na tumira sa loob ng kanilang bahay at magpakilala na kay Kara. Ngunit ayaw pumayag naman ng pulubi sa gusto nila. Ayaw daw kasi niyang gumulo ang buhay ni Kara. Eh, Papa, Mama, nasaan na po ang tunay kong ama? Umiiyak, nasagot ni Kara. Gulat na gulat siya sa mga narinig. Anak, ang puso mo, sa kanya yan ang galing. Kahit anong pilit namin na makabili ng ibang puso na pwedeng ilipat sa iyo, wala kaming mahanap. Kaya naman wala na kaming ibang maisip na paraan kung hindi sabihin nito kay Victor. Agad naman siya nagsabi na gusto niyang iali ang sarili niyang puso para sa iyo, sagot nito. Nanlambot si Kara sa kanyang mga narinig. Kaya naman pala palagi siyang nakakaramdam ng kakaiba sa tuwing magtatagpo ang mata nila ng pulubi. Ito pala ang kanyang tunay na ama. Makalipas ang ilang araw ay binisita ng tatlo ang puntod ni Victor. Wala nang nagawa si Kara kung di ang umiyak at magpasalamat sa puntod na namayapang tunay na ama. Hindi rin naman niya nagawang magtanim ng galit para sa umampun sa kanya dahil sumunod lamang naman ang mga ito sa kasunduan nila ni Victor. Magmula noon ay lalong minahal ni Kara ang kinikilalang mga magulang. Laking pasalamat niya sa mga ito dahil binigyan siya nito ng maganda at maginhawang buhay. Linggo-linggo rin niyang dinadalaw ang puntod ng tunay niyang ama upang magbigay ng punyagi at pasalamat sa buhay na inalin nito para sa kanya. Kayo, anong aral natutunan niyo sa kwento natin ngayon? Comment down below kung ano natutunan niyo. So once again, si Tamoxki TV muli ito. Kita kita tayong muli sa sunod nating mga video. Thank you and God bless. Peace out.